Ayan guys, baka gusto niyong matutong gumawa ng payong. Ayan. Ganyan lang po pala magpagagawa. Alam niyo guys, yung tatay ko, ganyan din ang trabaho. Ganyan ang ikinabuhay sa amin. Lumaki kami na nagagawa siya ng mga ano yung kalan, kusinilya, payong, ayun. Yun yung sideline niya. Sideline lang naman ng tatay ko yan. Ayan guys, kapatid ko yan, parang namana niya na yung trabaho ng tatay namin. Sayang naman guys, kung itatapon natin, sayang. Mapapakinabangan pa naman. Ayan, gumagawa din siya ng mga electric fan, yung mga silang electric fan, kalan, silin, ayun yung mga ganun, washing machine. Yan yung trabaho niya. Kaya lang eh, tiyaga-tiyaga lang kasi sa sobrang hirap ng buhay ngayon. Yung iba, nambabarat pa. Ayun. Pero, wala naman din niyang binubuhay kundi sarili niya sa kasawa niya. Hindi yan malayang anak, guys. Ampun lang. Sobrang sipag niyan, guys. Kapatid ko yan. Lahi kami ng ano, ng yung sa mga lalaki, magagaling gumawa ng magkumpuni ng mga ano, payong. Dati ay tatay ko kusinilya, kung nakaabot kayo ng mga kusinilyang kalan, yung digaas, yung ganun, yung ginagawa ng tatay ko. Naabutan ko yun yung ginagamit namin dating kalan. Yung digaas, isasabit mo. Ayan guys, oh, yari na, isang payong. Tapos na yung, ganun lang. Sayang eh, kasi na-stuck na yan dyan. Buti na lang. Nadaanan ka ba ni kuya mo? Apo. Ah, nadaanan siya sa daan. Kasi yung electric pan namin guys, gumagana siya, kaya lang lumalagitik. Tapos ano, yung mahina ang ikot. Oo, ayun. Kaya nung nakita siya dyan sa daan, pinapunta siya rito. Pinagawa yung isang electric pan namin. Ayan, oh. Ito guys, oh. Ito yung electric pan na nagawa na niya. Malakas na siya. Malakas na yung ikot niya. Kasi ano eh, hirap na hirap kami dyan. Ayun yung busing. Yung busing ang pinalitan dyan. Ayan, di gumagana na. Sayang naman kung bibili pa kami ng ibang electric fan. Magagamit pa naman. Tingnan nyo, ang lakas pa rin ang ikot. Ayan, maraming salamat. Shout out. Shout out dyan sa kapatid ko kay ano, Roy. Roy siya kung tawagin. Ayan, tingnan nyo guys. Okay na siya kung umikot. Ayan, patay na natin siya. Mapapasabak na naman yan sa amin. Magdamag maghapon na naman yan. Si Ma'am Alice nasa Taiwan. Nagrereklamo malamig na malamig daw doon. Dito nako. Hindi ganun kalamig. Ayan guys, nakailan ka na Roy? Isa pa lang, isang payong. Meron pa ba ditong gagawin isang electric fan? Isa pa raw. Ah. Ayan, naka-isang payong na. Sa kay Irene yan. Yung payong na yan. Yung isa naman, yung pink, kay ano yan, kay Andrea. Ayan, buti na lang nagdaan siya rito. Naipagawa namin yung aming payong. O, diba? Okay na. Ayan, dun naman tayo sa pangalawa. Ayan, guys. Ang galing-galing niyang gumawa ng payong. Papalitan ng tangkay. Oh, ayan. Naalala ko tuloy yung tatay ko. Ito sa kanya. Ayun. Yun daw yung ipapalit yung pinaka... Ano tawag doon? Ano? Handle. Handle ng payong. Isang buo, papalit. Ah, isang buo? Oo. Sira kasi ito eh. Ala eh, di magtatastas ka niyan. Hindi, ito lang tatastas. Hindi ko ito tinastas ko ganun lang. Hindi katulad ng iba, kinakalas ka lahat. Ako hindi. Oh, naalala ko nun si tatay, kinakalas lahat. Ako hindi ako nagkakalas lahat. Kakalasin ko lang ano. Saka yung parin, kung anong binalik ko, yung parin yung alam ko. Hindi nagbago. Ayan, kapatid ko yan, si Roy.
ano yan, pangalawa sa bunso namin. Bali, ilan kami magkakapatid? Siyam. Sampu. Sampu kami namatay yung isa. Tingnan nyo dati, di ba, paramihan ng anak. Ngayon naman, pauntian. Ako eh, lima anak ko eh. Daming-dami na ako eh. Pero nagsisi rin ako kasi nung malalaki na sila. Ayan, handle. Nilalagay ko na to. Inalis na yung handle doon sa payong gagawin. Ayan, ganyan, no? Nakakamagkano ka naman maghahapon dyan, Roy? Isang libo. Wow, ang galing naman pa ng trabaho yan, ano? Ayan. Masipag ka lang. Kinakala ako nag-ando yung kita ko, parang na, perfect na. Oo. Pauwi na ako yun. Hindi na masama, ano? Kaya lang nakakapagod dahil ang layo. Pagod, maglakad. Minsan matumal. Oo, ang layo lang nilalakad. Saan ka nakakarating? Nakakarating ako. Ano, galing na ako ng Bitungol kanina eh. Ay, ang layo na na. Guys, ang layo ng Bitungol. Tapos naglakad pa ako dyan sa tangke pa uwi. Oo. Bagay talagang patsyagaan na lang ngayon eh. Nung araw nga, nung ang anak ko eh, maliliit pa. Alam nyo guys, naranasan ko rin magtinda ng tinapa. Halos na nga datigas na yung tinapa ko eh. Ang layo-layo nang narating ko dahil sa sobrang init. Nakalagay sa bilao, sunong-sunong ko. Pag ang buti na lang nga mo, mababait yung mga bumibili. Diyan nakarating din ako ng Bitungod. Sa Bitungod, eh ang lalayo ng mga bahay. Bundok yun guys, bundok. Malalayo yung mga bahay. Sabi ng mga ibang tao, hindi ka natakot doon, marami. Di naman ka ako siguro, di, wala naman ako masamang intention na ano, natitinda lang naman ako. Pero alam mo, kahit matigas na yung tinapa ko, binibili pa rin nila, siguro naaawa. Naaawa, tapos tinatanong ako, so, taga-saan ka ini? Hindi nila kasi ako kilala. Kapag nagpapakilala ako na manugang ako ni Berhel, ayun, kilala nila kasi taga doon yung biyanan kong lalaki, taga Bitungod. Pagka tinanong nila na ano, taga saan ka ba iho? Ay iha. Naku, taga doon po ako sa ano, sa Pangpalay. Ang tawag pa nila sa dito, sa area na to, ano eh. Yung ang tawag doon, yung binabagsak lang ang tawag doon. Yung hindi sa kanila kasi old tenant eh. Yung sa mga taong squatter. Ayun, squatter. Tawag nila sa mga tao dito squatter. Diyan sa ano, Bitungod. Oo, kasi binabaksak. Eh. Oo, alam niyo po ba na ang mga Tagalog doon sa ano, sa Bitungod, sobrang ano, mga matatapobre. Oo, ang mga Tagalog di katagalugan dito sa amin, mga old tenant. Old tenant ang tawag nila sa kanila. Dito ang tawag sa amin, puro kami mga ano daw. Oo, wala raw kaming makain, ganun ganito. Kasi kami, galing kaming Maynila, na ibinabagsak lang dito. Dati kasi itong Sapang Palay, wala halos ng kabahay-bahay dito. Ano lang, madadamo. Tapos ayun, dito kami binagsak ng NHA. Yung mga galing ng Maynila na naninirahan lang sa ano, gilid-gilid, dinala dito. Tapos galit na galit ang mga old tenant na sabi, inagawan daw sila ng ano. Ayun na, ang tawag sa amin talaga nun, ano, squatter. Hala, grabe no. Tawag sa amin nun, mga squatter. Ganun sila sa amin. Tapos sa pangasawa ko pa guys, old tenant. Old tenant pa na pangasawa ko. Yan siya, yung asawa ko, old tenant yun eh. Ayun guys, napapahaba na tayo guys. Ayan o, oh, ayan guys. Mamaya balikan ko kayo guys. Sa pangalawa na siya, sa pangalawang payong na siya. O, oh, diba? Ang bilis lang, ganun lang o. Oh, dalawang payong na. Dalawang payong na yung nagagawa niya. Sipag lang talaga dyan. Masipag ka lang, hindi ka magugutom talaga. O, oh, diba? Ang bilis-bilis niya. Sanay na siya. Namanan niya na talaga yung trabaho ng aming tatay. Di ba nga ganun, di ba? Kung ano yung nakita sa magulang, ganun din ang magiging trabaho ng anak. Pero ang nanay ko, hindi marunong manahi. Ako marunong akong manahi.
Pero yung mga ilang kami, tatlo kaming namasukan sa kumpanya na ano, na mananahi. Tatlo kami magkakapatid na babae na marunong manahi. Kaya lang sila, hindi sila bumubuo ng tahi. Ako na bumubuo talaga ng tahi. Yung mga tinatahi ko, mga pang-office. Ito naman mga kapatid kong lalaki, namana nila yung trabaho ng tatay ko. Pero yung tatay ko, latero. Latero yung tatay ko. Parang sideline lang niya yung ano. Sideline lang niya yung paggagawa ng mga payong, sinilya. Pero hindi, ang tatay ko hindi marunong gumawa ng washing. Ito, marunong gumawa ng washing ito eh. Saka electric pan. Yun lang nadagdag sa kanila. Yung mga kapatid. Nanahidin ako ng sapatos. O, tingnan mo, nananahidin din daw siya ng sapatos. Magawa ako ng ano, ala. Ayan, kung gusto nyo, ayan, o. Nananahidin siya ng sapatos. All around to, kaysa madalim. Ilang taong ka na dyan? Ako? Oo. Pag ano na, nagsimula ako, 27 eh. Ilan na ako? 47 na ako. 47 ka na pala? Sinat-nat, ilang taon na? Ah, may git 30 na. Oo. Oh. Ayun, yung kapatid ko na isa, na bunso. Marunong din yun eh, di ba? O hindi? Ay, hindi. Si ano lang, si Kuya, saka si Rico, okay. Ikaw. Turuan ko yung dalawa na yun. Eh kasi iba naman si Natnat eh. Iba yung ano niya eh. Ako nagturo doon kay Kuya Riga sa kay Rolly. Na mag-electric pan? Oo. Oh. Ako nag-training kanya bago pakawalan yun. Sinamasama ko pa yun. Oo. Tapos yung natuto. Ano, natyada ka agad. Talaga? Takas ka agad. Unang labas nga namin yun ni Kuya Rolly, binigyan ko ng 700 yun. Tonto eh. Sabi niya, ganda pala. Huwag na natuto na siya. Bumuha siya ng bike. Babies niya. Nag-ikot na siya. Eh ano dala mo? Naglalakad ka lang? Wala kang bike? Naglalakad lang ako. Naglalakad ka lang. Ayan, sa pangatlong payong na siya guys. Tapos may isang electric fan pa. So, mapiesa pa marito. Marami akong payang pyesa, pamalit. 13 minutes. Iipon ko yan. Hanggang ano, pamalit yan. Guys, nandiyan na po tayo sa pangalawang electric fan. Tapos na siya dito sa tatlong payong. Ayan. Tapos na siya sa tatlong payong. Ayan. Tatlong payong yung nagawa. Tapos dalawang electric fan. Ayan. Ayan, umiikot naman yan. Kaya lang minsan may topak. Minsan ayaw. Tapos napakabagal. Napakabagal ng ikot. Ayan. Eh, siguro nilinisin lang yan. Okay, no? Linis lang. Ang dami. Pag gano'n, makapalitan yung capacitor kung ano pa na parang lumakas. Titignan ko muna yung laman para malaman kung okay pa siya. Maganda pa. Ayan, binili namin yan ng bago. Binili namin yung bago. Eh, dati napakalakas talaga yan. Halos hindi ka nga makahinga dyan eh. Sa lakas. Linis nga lang. Matigas eh. Ah, linis lang. Kakalasin. Tapos lahi. Minsan umaamoy. Oh, yun nga. Kasi nga naninigas eh. Linigas yung shafting. Bawal ba lagyan ng langis yan? May tamang lagay yan. Kung saan lalagyan. Kasi minsan nilalagyan niya eh. Dito shafting saka dito. Lagay. O, diba? Sayang naman ang mga gamit mo kung pwede pa naman gamitin. Ay, huwag tayong bili ng bili. Makatipid na tayo sa ano. Yung iba kasi, bebenta na sa kalakal kahit pwede pa. Natanggal pala yung number 2. Ha? Kaya pala? Kaya pala hindi gumagana. Number 1 lang sa kayong number 3 ang gumagana. Oo, tanggal lang number 2. Sumabit kaya? Na siguro, nabunot. Tingnan mo, hindi kami nakakaintindi niya. Simple-simple lang pala yun. Hindi namin naintindihan. Pag hindi mo talaga trabaho eh. Asawa ko naman, ang linya niya, bahay. Tsaka ano, yung electrician, tubero, ayan.
yun ang naintindihan niya yung sa bahay. About sa bahay. Pero yung mga ganyang gamit sa ano, sa kalan, hindi rin niya alam. Yung sa video okay nga eh, video okay namin, hindi maayos ng lagay, pinagawa niya yung ampli. Nung ibabalik na namin eh, ayaw tumunog ng speaker. Paano? Hindi kami marunong magbalik. Tawag na naman siya nung magbabalik na. Ayan guys, kinakalikot niya na. Naalis pala yung number 3 na ano, number 2. Kaya pala hindi gumagana yung number 2. Naalis lang pala yung wire dun sa ano, sa number 2. Sa ano nga eh, sa computer nga eh, sabi ko, nung hindi ako marunong talaga nun. Sabi ko, ayan na nga yan. Tinatawad na ako magpagawa. Sa loob naman guys, ayun, nagpapagawa ng lababo hanggang ngayon, hindi pa natatapos. Magpapasko na. Ang gulo-gulo pa rin ng aming bahay. Nakalimutan mo na to, guys. Ayan guys, punta naman tayo sa lab, sa loob. Tinatawag mo na to, guys. Tinatago ako ng jowa ko, wait. Ayan.